Yo, what's up mga ipaf? It's me, James Off, at ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin ay ang Angus RDA by Nevo. So, pinadala na sa akin to para gawa ng review dito sa channel natin. At thank you so much sa Nevo kasi sobrang na-appreciate ko yung pinadala nila sa akin. Ayan, may pangalan ko pa. Naka-laser print, mamaya papakita ko na lang sa unboxing. Pag natin simulan, welcome back to my channel mga kaipaf. At yung mga bago sa channel ko, ako nga pala si James Puff. Gumagawa ko ng mga video, tutorial, tips and advice, mga vlog sa channel ko. So don't forget to subscribe and hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago pang videos. So ngayon, sa video na to, ang pag-uusapan natin, isa na namang klase ng pad system. Hindi ko sigurado, mukha na rin siyang mod. Pero ang tinitle na lang sa kanya is Angus RDA. Dahil mukha siyang pad, mga kaipaf, pero drip type siya. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Tapos test fire ko lang na mabilisan. Isang mabilis lang na cloud check. So, ganun siya kalakas mga kaipaf. Itong device na to is maximum is 60 watts. So, unbox muna natin siya. Then, after nun, sasabihin ko ibang mga detalye tungkol dito. Plus, giveaway dahil meron akong isa nito para pang giveaway. Alright, so ito na nga yung box ng ating Angus RDA by Nevox. So ayan, makita natin yung drawing lang ng ating device sa harap. Ito yung box ng sa akin. Then ito yung box na i-unbox natin dahil ito yung bago na isa. Then ayan, sa side makita natin yung mga social media account ng Nevox. Then kung ano laman ng box, company details. Dali maya may nakalagay sa akin na James Puff. At etong isa nakalagay is giveaway. So alam nyo na, pagkatapos ng video na to, ipapag-giveaway natin tong isa. So mamaya ako sasabihin yung instruction paano kayo makakasali. Alright, so sa loob ng box meron kang isang user manual na maliit lang, isang pack ng cotton, USB charging cable type C siya, isang extra top cap or mouthpiece, at isang ziplock ng coil. So meron ka ditong tatlong N80 coils, tapos apat na mesh coil, tapos meron ka dyang screw, then spare o-ring. At syempre, ang mismong device natin. So, ito sa may side na yan, meron ka makikita dito. Ito, LED lights yan. So, meron siya tatlong power level. Low, medium, tsaka high. Then, may nakalagay ditong Angus. Dito sa side na to, nandito yung USB charging port natin. Kabilang side, ayan lang yung nakalagay. Designed by Nevox. Then, sa ilalim, battery vent holes. Tapos, syempre, ang mismong top cap natin or yung mouthpiece. Gusto ko lang ipakita ng close-up yung binigay nila sa akin. So, may nakalagay doon na pangalan. Ito, stainless steel sila. Made of stainless steel sila pareho. Then, ayan, meron naka-laser print sa akin na James Waff. So, thank you so much, Nevo. Sobrang na-appreciate ko talaga to na meron akong pangalan dito sa mod. Ayan. Okay, yung mismong device natin is meron siyang 1,700 milliampere na battery capacity. Then, pag ipa-power on natin siya, 5 clicks lang dito sa firing button niya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, magbi-blink siya. Then, para malaman mo kung anong battery level mo, meron siyang color na green. Kapag ka 50% to 100% siya, magko-color blue yan. Kapag ka 30% to 50%, and kulay red kapag less than 30%. Para i-adjust yung power niya, 3 clicks lang dito sa firing button. So, 1, 2, 3. Ayan, so nasa medium na tayo. 1, 2, 3. Nasa low na. So, ang wattage output ng device natin is 5 watts to 60 watts. Depende sa build mo. So, kung naka-high ka, depende sa build mo, kaya niya yung 60 watts. 60 watts ang ibibitaw ng device natin. So, pagtatanggalin natin yung pad natin or yung mouthpiece natin, this slide lang siya. Ayan, ganyan lang. Sa mismong pad natin or yung RDA niya, meron ka ditong tatlong air holes kabilaan. So, hindi siya adjustable. Fix na siya. Then, ito yung mismong mouthpiece natin na pwede ka nalang magpatak dito ng diretso. Kaya siya tinawag na Angus RDA kasi RDA siya mga ipaf. Ayan, hihilahin mo lang to. Nandito na yung build deck natin. So, ayan, makikita nyo. Meron kang screw dito sa side na to. Then, dito sa kabilang side. At dito rin para sa insulator niya. Luluwagan lang natin siya. Ayan, mapansin nyo, bumubukas na siya. Iipit lang natin dyan yung mesh coil. Sobrang basic lang na ito i-build. Kung halimbawa naman ang gamit mo is yung regular coil, yung kabila ang paa lang, isang side sa positive, isang side sa negative. So iipit mo lang rin siya dyan. Alright, so kung yung mesh coil lang gagamitin mo, iipit lang natin siya dyan. Ayan. Saktong-sakto naman yan. Then, sikipan na natin yung screw. Ayan. So nakaipit na siya. Sa kabilang side, i-bend mo lang para may pasok siya dun.
Ayan, tapos scroll it natin. Alright, so ganun lang kasimple. Power on na ulit natin siya. Make sure nyo na i-off nyo kapag mag-i-install ganyan kasi baka aksidente ka mapaso. So ayan, pag mesh coil naman, rekta yan na, ganyan siya ka, ano, pantay na kagad yan mag-fire. So, hindi ko na ito bubulakan kasi pang-giveaway nga natin to. Bahala na yung mananalo sa pag-cotton. So, madali lang naman yan i-cotton mga kipaf. Maglagay ka lang ng sasakto dyan sa butas na yan. Then, kahit sumobra yan, magbabounce pa tong insulator na puti. So, yun ang maganda sa kanya. Papakita ko lang yung firing niya sa malapitan. Gagamitin ko yung sa akin. So, ito yung ginagamit ko na. Alright, so yan, test fire tayo. So, yun na siguro para sa device na to. Ibalik ko na sa akin yung camera para sabihin ko sa inyo yung iba pang mga detalye tungkol dito sa Angus RDA by Nevox. So, yun na nga mga ipaf. Nakita nyo na yung laman ng box at yung specifications niya. Ngayon, so magtatanong sa akin kung magkano siya. Ngayong araw, November 12, ang official release netong device na to. At ngayon din yung usapan namin na mag-upload ako. Ngayon, para sa mga detalye, pumunta na lang kayo sa official website ng Nevox or dun sa Facebook page nila na ilalagay ko sa description box. Alright, so diretso na tayo sa nagustuhan ko sa hindi dito sa Angus RDA. So, unang-una sa design, napaka-simple lang niya. Hindi ko masabi na sobrang ganda, pero simple lang siya. Pa-box lang naman talaga ang design niya. So, ang nakulangan ako dito mga kipaf, wala siyang adjust ng air holes kasi ako yung tao na gusto ko mas restricted. Pero ito, ayos na ayos sa mga tao na gusto yung maliit na device pero malakas ang clouds niya. So, doon talaga siya ginawa. Pati yung tip niya, hindi siya nadadagdagan, hindi rin siya napapalitan. So, gusto ko sana napapalitan ng mas maliit. Pero malay nyo, magkaroon sila ng upgrade sa mga susunod para naman sa mga restricted user o yung gusto yung mas masikip yung daanan ng hangin. So, yun nga. Ito, ginawa nila tong pad na to para maging malakas, para sa malakas na vapor. Tapos yun, sa build quality niya, okay naman. Made of stainless siya. Ang problema ko lang, ayan, medyo nakakatch yung fingerprint ko. Pero maliit na bagay lang naman yon, depende naman. Pero sa akin, ako conscious ako dyan kasi punas ako ng punas para magmukha siyang makinis. Ngayon, punta naman tayo sa performance niya. So ayun mga kaibab, nakita nyo kung gaano kalakas tong maliit na device na to. Ang gamit ko is yung mesh coil na kasama sa box niya. Then, naka full power ako. Kung ganun siya kalakas. Pagdating sa flavor, nandun kasi mesh coil, okay na okay din. Pero mas, ano siya, mas palagay ko itong device na to. Nakapo ko siya sa mas malakas ang clouds talaga. Tapos yun, sa building deck niya, napaka-simple buildan. Tapos nagustuhan ko yung nagbabounce sa gitna na pinakita ko kanina dun sa unboxing. Na sasakto lang talaga yung push ng cotton natin. Halimbawa kasi itong mesh coil yan. So, ang hirap kasi magtansya ng cotton dyan. So, dito kasi, meron nagbabounce dun sa may ilalim. Kapag ka naglagay ka ng malaki-laking cotton, okay lang kasi lulubog lang yon. Tapos itutulak niya ng sakto lang para dito sa build niya. So, yan, test fire ko lang ulit. Ayan, isa sa nagustuhan ko, pwede natin i-adjust dito yung parang wattage natin or yung level ng power output niya. So, meron siyang low. Ngayon, gagamitin ko siya ng low. Ayan. So, nakita nyo, isang ilaw na lang siya. Nasa low lang tayo. I-try ulit natin siya. So, nakita nyo yung lakas kahit nasa low. Kasi maganda rin naman yung mesh coil. So, ganun siya kalakas mga kipop. Nasa low lang tayo nyan. Overall, okay na okay naman siya sa akin para to sa mga tao na gusto. Katulad niya na sabi ko kanina, yung gusto niya na ma-clouds pero maliit na device lang. Tapos kapag bibuildan natin siya ng regular coils or yung kasama doon, ganun lang ulit ang gagawin natin, iipit lang sa kabilaan. So napakadali lang siya, isang negative, isang positive. Meron din siyang mga safety features mga kaipap, nakaka-detect rin siya ng short circuit. Halimbawa, nag-build ka tapos nag-short, magbi-blink lang yung ilaw mo. Meron din siyang protection ng 10 seconds, kapag tuloy-tuloy siyang napindot sa bag mo, mag-i-stuck siya. So, lahat ng mga safety features na meron sa variable, meron sa kanya mga kipap. Alright, so yun na siguro para sa device na to. Overall, okay siya sa akin. Ang liit niya, pero ayan, yan lang yung size niya sa kamay ko. Ang liit niya, pero malakas siya. Ngayon, punta na tayo sa giveaway mga kipap na inaantay nyo kanina pa, walagay ko.
So yun nga, nagbigay sa akin yung Nevok ng isang pang giveaway kasi etong isa may pangalan ko, tapos yung isa nilabelan nila ng giveaway. Huwag kayong mag-alala, nakita nyo naman sa box, wala naman nakasulat na giveaway doon. Pero doon sa may box lang sa labas, meron nakasulat. Ngayon, ang gagawin lang natin para makasali kayo, unang-una, i-like nyo yung page ng Nevok, nandyan sa description box. Pagkatapos nyo i-like yan, pumunta kayo sa FB page ko. Yung video na to, na pinost ko sa FB page ko, i-share nyo. Pagkatapos nyo i-share yung video na to sa Facebook nyo, bumalik ka dito sa video ko at tapos mag-comment ka ng done. Hashtag kay Puff. Hashtag full name mo sa Facebook. Okay? Kasi tingnan ko yung Facebook mo kung shinare mo talaga tong video na to. Tapos make sure na nakapublic yung post mo para makita ko kahit hindi tayo friend. Ipapakita ko sa inyo kung paano baguhin yung settings kasi dati nagpag-giveaway ako, hindi nila na-public. So hindi ko nakita na disqualified sila dun sa laro. So make sure na nakapublic yung post nyo mga kaipa. Ilang, ganun lang kasimple para sumali sa giveaway na to. Maraming maraming salamat sa panonood mga kaipa. Kita-kits ulit tayo sa susunod na review. Wait, safe.